Yes, what's up guys? So, ngayon, ang i-update naman natin ay ito, binili ko Drug X Plus na matagal ko nang hindi ginagamit dahil hindi ko pala gusto itong kanyang ano, itong kanyang, ito yung original niya na ano, na pad na nilalagay dito. So, ngayon kasi bumili ako ng bago. Ito yung Zeus, kagaya yung sa ginawan ko na ng review sa ating mga previous video. Ito kasi talaga yung kailangan tanggalin ko. Ito kasi talaga yung original niya, nakasama sa package. Nakasama. So, ganyan siya. Kaya itong Drug X na to, sasabihin, eh, pag-uusapan natin yung mga pros and ano ko and cons after ilang months ko na ba ito nabili? Siguro mga 6 months na. Mga 6 months update siguro to. Pero hindi ko kasi siya ano, hindi ko kasi siya talaga madalas ginagamit at sa totoo lang inayawan ko siya. Inayawan ko siya dahil dito sa kanyang dito. Ewan ko kung yung iba gusto. Kasi itong pad na to, yung drip tip niya, masyadong mainit sa labi ko. So, hindi ko siya gusto. Mainit sa labi. Tapos, yung flavor niya, 'di ba, gumagamit ako ng pad yung Nivox ko, Nivox na favorite ko. Mas masarap yung flavor ng juice doon compare pag ginamit ko tong pad na to. Kaya matagal-tagal ko siyang hindi ginamit. Actually, binebenta ko na nga to eh, pero ayaw niya magpa-benta dahil yung mga gustong bumili malayo dito sa lugar dito sa area ko, kaya naisipan ko na lang bigyan ko pa siya ng another chance, kaya ako bumili ng ito Zeus RXTA na tank, RTA tank ito. So, sabihin na lang muna natin ang pros niya. Siyempre, number one pros niya, ganyan na siya. Pwede na siyang kabitan ng talagang mod style na siya. Diba? Kasi ang pad style kasi, diba? Ganito siya. Ang makikita mo sa loob, diba? Yung mayroong connector pin. So, ang mod style naman is ganito na siya. So, hindi kagaya nung lumang Drug X. Ano, wala, hindi siya ganito. Ganito lang yung makikita mo na itsura niya. So, kailangan ka pang bumili ng ito. Hindi mo na din kailangan ng bumili ng adapter. Bumili ka na lang ng tank mo, ng gusto mong tank. Pwede mo na siyang ilagay. So, nung ginamit ko tong tank na to, doon ko na-appreciate to. Kasi, hindi siya mainit sa labi. Okay lang sa, sa mga iba kasi, yung talagang gusto nila mainit, pati sa labi mainit, may mga ganun kasing tao. So, hindi pala ako ganun. So, magkakaiba tayo. Meron yung iba na magugustuhan na ito ang gamit nila. Ako naman, nagustuhan ko na siya. Ngayon ko lang siya na-appreciate. Dahil dati, sinasabi ko, diba, mas gusto ko talaga yung pad. Pero ngayon, na-appreciate ko na siya at mas madalas ko na siyang ginagamit ngayon kaysa dun sa aking pad. Pero yung pad ko, ginagamit ko siya sa pag pumapasok ako sa trabaho. Gawa ng nilalagay ko lang sa necklace lang siya. So, kahit marami kang hawak,
madaling dalhin. Eh, ito, medyo mabigat na siya pagka nilagay mo dito. Diba? So, madalas ko lang to ginagamit ngayon dito sa bahay. So, dito, ito na, ito ang papang testing ko. Itong ano na to. Siyempre, ito na yung gusto ko eh. Itong Zeus tank. Actually, wala naman akong nakitang ang maganda sa kanya kahit na-stuck ko siya. Hindi siya nagkaroon ng kahit anong problema. So, lahat gumagana pa din sa kanya. Lahat ng mga buttons. Ayan, nag-fire pa din siya. O, diba? Ganda. Ganda talaga nitong tank na to. Buti na lang talaga binili ko to. So, yun. Kung magkaroon kayo ng ganito, bili kayo ng ganitong tank, baka mas magustuhan nyo. At, magiging, mas matipid siya, kasi ang coil na gamit nyo, yung rebuildable lang, yung wire lang, mas mura kasi yun. Tapos yung cotton, unlike dito sa coil na ganito, ito ay TPP coil or yung mga kagaya din para din siyang mga kagaya ng mga mesh coil or mga sub-ohm. Mahal kasi ang coil. So kapag nasunog siya, mahal. Actually, may extra pa ang coil nito pero hindi ko siya ginagamit ngayon kasi nga masyadong umiinit yung labi niya. Dito kasi ewan ko kung dahil dito yan, sa tip na to. Itong metal na to, umiinit pa din siya. Pero dito sa labi, hindi na ako napapaso. Dito kasi, sa totoo lang, napapaso ako. Yung labi ko. Gusto ko ng hot vapor, pero ayoko naman ng hot dito sa labi. So, yun lang ang para sa akin. Pero goods na goods pa din siya. Oh, so, testing natin. Ang kagandahan pa dito sa coil na to, sa Zeus na to, pwede, dual coil kasi to, pero pwede mo siyang gawing single coil. Ako, ngayon, single coil lang ang ginagamit ko, bukod sa mas matipid na, hindi naman kasi ako cloud chaser. Kaya okay na sa akin yung may usok na lumalabas at mayroon akong nararamdamang hagod. So, yung hagod na yun, depende sa Zeus mo yun, kung gaano kataas yung nicotine level. Doon lang ako sa ano na yun. Hindi naman ako sa sobrang mausok. So, kapag single coil, ang gamit mo dito, magiging matipid na siya sa battery. Gawa ng single lang kasi ito eh, di ba? Single battery lang to. Magiging matipid na siya sa battery, magiging mas matipid pa siya sa pera mo. Dahil yung coil, isa lang. Tapos yung cotton, di ba? So, ano pa ba? Ah, oo nga. Dito naman mismo sa kanyang mod. Ang talagang major cons ko lang, yung hindi nalalak, itong button niya, yung adjacent ng ano, ng wattage. Itong up and down button. Ang gusto ko sana, ito malalak, pero magpa-fire pa siya. Kaso hindi. Kapag ilalak mo siya, malalak siya ng buo. Ayan, nakalak siya. Pe-press mo kasi itong up button at saka yung ito, nang sabay. Tsaka yung fire button. So, ayan, malalak siya ng buo. Hindi mo siya ma-fire. So, kailangan mo pa ulit i-ganyan. So, bakit ko nagustuhan yung, kasi naglalaro ako ng ML. Eh, naka-RBA mode ako. Buti sana kung lagi kang naka-smart mode. Eh, minsan, naga-RBA mode ka, diba? So, pag RBA mode, napaka-delikado. Dahil ang RBA mode, diba? Pwede yung, pag pinindot mo yung up button or down button, pwede siyang magsagad. Unlike pagka-smart mode, mayroon lang siyang limit. Depende sa coil na gamit mo.
So, pag naglalaro ako ng ML, ganyan, hindi ko namamalayan, napipindot na siya. Kaya pala, nung pag ganun ko noon, ito pa kasi yung gamit ko noon eh. So, mas mainit. So, nagulat ako. So, sana, alam ko yung mga ibang mod, nalalak, ito lang. So, yun lang yung pinaka-cons ko. So, lahat, goods naman. So, marami pa tayong pagsasamahan dito sa Drug X Plus na to. Sa mga juice review natin. So, yun lang, nag-update lang ako. Salamat sa panonood.